Ang pagbabalik ng Philippine history sa curriculum ng mga estudyante ang isa sa utos ni Pangulong Marcos kay incoming Education Secretary Senator Sonny Angara. Ikinatuwa yan ng isang grupo ng mga guro pero dapat daw magamit ang pagkakataong ito para balikan ang madidilim na kabanata ng bansa kabilang na po ang martial law. Nakatutok si Ivan Mayrina. Habang nasa Sulu para mamigay ng ayuda kaninang hapon, natanong ang Pangulo tungkol sa mga plano at direksyon ng DepEd sa pamumuno ng itatalagang kalihim na si Senador Sonny Angara. Kasama sa utos si Marcos kay Angara, paigtingin ang pagtuturo ng kasaysayan sa Pilipinas. The one thing I asked of him was to please teach our children Philippine history. Because I have seen my children's workbooks and there's very little said about the history of the Philippines. And that is so, for me, that is so important. Matatanda ang walang dedicated Philippine history subject sa high school curriculum simula noong 2014. Sabi ni Marcos ang gusto niya, may paliwanag sa mga estudyante ang mga implikasyon ng mga nangyari noong nakaraan sa kasalukuyan. Kaya ganito kami, kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. And that's the one thing that I asked of him, that's in the curriculum. Kamakailan tinanong ng media si Angara tungkol sa utos na ito ng Pangulo. Yung making history interesting for our young people. So they learn the lessons also. Matatanda ang naging kontrobersyal ang DepEd nang lumabas ang isang memo sa curriculum ng Araling Panlipunan sa grade 6 patungkol sa martial law. Sa halip na gamitin ang katagang Diktadura Marcos, gagawin na lamang itong diktadura. Sabi noon ng DepEd, hindi ito paraan para baguhin ang kasaysayan. Pabor ang Teachers Dignity Coalition sa utos ng Pangulo na paghusayin ang pagtuturo ng Philippine history. Dapat daw magamit ang pagkakataong ito para balikan ang mga masasamang nangyari sa nakalipas upang maunawaan ang mga bata at hindi na nila payagang ito'y maulit pa. Ito yung paraan ano, para magturo ng kasaysayan, ano, magturo ng nasyonalismo, ng patriotismo sa ating mga kabataan, ano, higit pa ito sa pakantahin sila ng mga kanta o mga oath, no? Kaya napakahalaga po nito. Ito yung pangalawang dimension, ano, ng issue, no? Una, ano yung ituturo, ano yung content ng ituturo, no, doon sa Philippine history, at pangalawa, paano ito ituturo, no? Alam naman natin, ano, na in the recent past, no, halos wala na tayo ng mga libro na ginagamit, no, para sa ating mga bata, no, sa public schools natin, ano. So siguro dapat ito'y matupad na, no, sa pagkakataong ito. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng palasyo ukol dito. Isa pa sa pinatututukan ni Marcos si Angara ang iangatang employability o kakayahan ng mga senior high school graduate para makahanap agad ng trabaho. Isa sa mga layuning hindi nakamit sa ilalim ng K-12 program. Isa sa mga mayakda ng batas na ito si Angara. We have to do something else. Gusto rin matugunan ng Pangulo ang pangungulilat ng mga batang Pilipino pagdating sa mga international test. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.